Hi guys, this is Sir Alvin, your Pathfit1 instructor. And again, welcome ulit for another video presentation. And Unit 3 na po tayo. This is our last week for our Unit 3. And 2 weeks ago, sinad ko na yung Google Classroom natin yung materials in regards with Unit 3. Okay? So, ito na po yung last week natin. As I post this video, November 2. 2020. So, ito na yung last week natin. And this week din po ay nakapagsabi ako sa inyo na magkakaroon tayo ng asynchronous class. So, ano lang yun? Kumbaga this November lang yun. So, for documentation purposes plus graded recitation. And tungkol saan ba yung graded recitation natin? Tungkol naman dun sa ating pinag-aralan simula Unit 1, Unit 2, and ngayong Unit 3. So, kung mayroon naman yung mga questions ko doon in regards with, halimbawa, sa push-up, anong mga muscles involved, ano yung minimeasure ng push-up, ano yung mga health-related fitness, anong ibig sabihin ng flexibility, yung mga ganun. So, parang ano lang siya. Yun, recitation talaga siya. Okay? So, and another one is, yung video na po na ito ay will serve as a discussion. Video discussion to. Kasi, yun nga. So, ang gagawin natin talaga sa asynchronous class natin is, yun, recitation, commonly talaga assessment na gano'n, instead of discussion. Kasi kung mag-discuss tayo, imagine, meron ako 10 klase, kasi i-discuss ko yung lahat ng asynchronous class. Why not mag-record na lang ako ng sarili ko, and then i-present ko na lang sa ninyo, diba, para hindi tayo ulit-ulit, at para mapanood po ninyo, on your own time, wala kayong inahabol na oras, wala rin kayong inahabol na data, diba, kumaya wala kayong data during our asynchronous class, kaya yun, kung meron kayong data ngayon, meron kayong, kumbaga, control niyo yung oras, control niyo yung data, to watch, or to, yun, to watch this video. Okay? So, yun, I guess, diba? So, yun po. And, another one ulit. And, isa pa, sa naman, guide din for our assessment form for those students na hindi pa tapos doon sa assessment form, na hindi pa nakakapasa. Pero kung halimbawa guys, nakapasa na kayo, wala naman pong problema. Pero yun nga, kung sakaling napanood niyo ang video na to, after watching this video and you find something wrong with your output na parang may mali sa pinasa po ninyong video, pwede naman po ulitin. Okay. Just let me know para this, I think hindi ata pwede, I mean, para maalo ko yung access na ganito, pwede kayo mag-send ulit. Pwede kayo mag-edit ng response ninyo. So, mga ganun. Ganong scenario. So, yun po. So, let's start. So, right now, nasa bahay po pala ako and this is background of my room. Saan siya, nakakalipat ko lang ng kwarto kaya hindi mo siya bang maayos or what. Nakalipat ko pa lang and kung may meron kayo maririnig na ingay, time check, it's 10 p.m. Kasi pinahinto ko muna yung nagsingalong doon kasi baka marinig ninyo. And yung commonly naman yung ingay is ceiling fan lang rin naman. So, yun. Let's start. So, yung background, another one, yung naka-screen record pala ako guys. So, yung nasa likod naman, yung nasa screen natin is yung YouTube channel namin, which is the PSUDP. Kindly support by subscribing and sharing our videos para naman sa mga kaklase ninyo, kaibigan ninyo na Pathfit1, na merong Pathfit1 yun, para makatulong tayo. So, kung manadya kayo mag-upload ng mga video for our Pathfit1, so, notify kayo para updated po kayo sa mga video natin yan. Start with let's start with abdominal core bracing. So ito yung pinakauna natin is yung bracing, right? Diba? Bracing and breathing. So first of all, dun muna tayo sa breathing. So wala na pala dito yung breathing. Breathing is a very important part of our life. Diba? Without breathing, diba?
we can still alive, di ba, without breathing. Pero for about 4 minutes to 10 minutes, parang ganun. As I, sa, nabasa ko kasi mga article, around 4 to 10 minutes, pwede kang walang breathing. So, pero yung worst case doon is magkakaroon tayo ng brain damage. Diba? Pag tinigilan natin maging nga, magkakaroon tayo ng brain damage. Kasi wala tayong oxygen eh. Sa utak natin, nag-require na oxygen. Kaya diba guys, pag naantok tayo, nag-yawn tayo, kulang tayo ng oxygen nun. So, parang yung brain mo, need to sleep. Kaya huwag mo nang i-push na mag-aral, magdamag na yung brain mo kailangan ng tulog. Yan, tulog tayo guys. Tapos, tulog ka ulit. Tapos, tulog ka ulit. Nabukasan para wala kang magawa, di ba? Joke lang. So, make sure lang na pag matulog, tapos yan yung mga trabalho. Para di tayo napupuyat, hindi tayo na papatungan ng mga ginagawa po natin. Gawin po natin pag binigay, gawin agad natin, mga ganun. Okay? Sa breathing, pwede tayong mabuhay nang walang breathing pero for the short time lang. Okay. So, sa breathing guys, maraming klase ng breathing pero I will teach you the two kinds of breathing lang. So, yung first breathing is inhaling through your nose and then exhaling through your mouth. Okay? So, inhaling through your nose, exhaling through your mouth. Okay? So, yun yung first. And then the second one is inhaling through your mouth and then exhaling through your nose. Okay? So, siguro lagyan din ng konting oras, about 5 seconds and 4 seconds. 5 seconds inhaling, 4 seconds exhaling. So, let's try. Sabayan nyo, para hindi naman na. Alright, inhale tayo ng ilong, yung first one na, yung ilong, tapos bibig labas. Okay? Inhale tayo for 5. Down tayo ng 4 seconds. Ready? 1, 3, go. Exhale. Ah, okay lang, 4 seconds. So, pa na-exhale tayo, kontrolin. Hindi yung exhale na agad na buga agad lahat. So, mahirap na. Bigla tayo. Bigla tayo sa breathing natin. Magulat tayo. COVID. Anyways. So, yun. Isa pa, sa ano naman, sa from mouth. Inhale tayo sa mouth, exhale tayo sa ilong. Alright, 1, 2, 3, go. Exhale sa ilong. Okay, so yan ang ating breathing. Okay, so marami pa yan, pero dalawa lang kasi common yun naman ang dalawang gagamitin natin. So yung first breathing, yan yung gagamitin natin during our workouts or exercises. So, we will inhale through our nose, exhale through our mouth. Okay? Yung pangalawa naman, guys, pag meron kayong sa Pathfit training niya, meron kayong swimming, yun ang gagamitin po ninyo. Inhale kayo sa bibig, exhale kayo sa ilong. Okay? Pang-swimming yun, ha? Huwag niyong gagawin yung pang-una na pang-swimming. Ewan ko lang kung ano mangyayari sa inyo. Kasi ito kayo mag-exhale. So, huwag niyong gagawin yung guys, ha? Huwag niyong gagawin po yan. Pag karoon kayo ng swimming class. Yung gagawin yung breathing is inhale, exhale dito. Okay, so breathing. Okay, ang key sa breathing, as I observed, doon sa ating physical fitness test, lahat ng yun ay may breathing. Okay, so halimbawa, push-up. Yung push-up. So, commonly, yung napanood ko ng mga video ng iba sa inyo, may push-up na pigilin niya eh. Di ba? Para makaabol ng push-up. Huwag po kayong pipigil ng hininga. Panag-push-up po kayo. Ganito gagawin ninyo, every day na magkakaroon kayo ng exercise, kung saan walang contract ng muscle, wala, di kayo nahihirapan, dun kayo magsisimula ng inhale. So, inhale, ano ba? Di ba? Ang start natin sa push-up ay naka baba. Diba? So, pag nakababa tayo, angat tayo, inhale. Kasi exhale tayo ng baba. Kasi mas less yung ano doon. Diba? So, inhale tayo ulit. Kukuha tayo ng first pangat. Then, dahan-dahan tayo na exhale. Baba. So, yan yung key. Kung bakit isa lang nagawa mo. Kung bakit dalawa lang nagawa mo. So, lagyan mo ng breathing. Okay? So, ganun lang. Lagyan mo ng breathing para mas marami po tayong magawa.
So anyways, pre-test pa lang naman yan. Magkakaroon naman tayo ng post-test. Okay, so again, breathing, huwag niyo kakalimutan ng breathing. Importante po yan, di ba? Kung sinong mga anime lovers dito, di ba? Grabe kahalaga ng breathing sa Kimetsu no Yaiba. Di ba sa Demon Slayer? Naipasok pa, di ba? So grabe kahalaga ng breathing sa kanila doon. Breathing form, water. Anyways, so let's start with our abdominal core bracing balloon exercise. So this will exercise our core plus our breathing. Ngayon, when talking about core, ang core po natin, commonly ito, abdominal core. Okay. Pero yung buong sakop talaga ng core is from our elbow, papasok sa ating hanggang knees, hanggang tuhod po natin. That's our core. Right? Pero when we say abdominal, ito na yan, abdominal. Kaya nga, di ba, pinapasa rin po kayo ng anatomy terminologies or anatomy terms so that makasabay tayo, alam niyo po yung mga, kahit yung mga basic terms lang guys, abdominal. So that's anatomical terms. Diba? Pati yung mga movements, flexion, extension, so mga ganun. And yung muscle, bicep, triceps, yan, anatomical term yan. You say anatomy, study of human body. Okay, so actually, di natin isa-isayin lahat. Kasi kung isa-isayin pa rin lahat yun, masyadong maraming abdominal terms. But yun nga, sabi ko, mag-search na kayo ng 10, at least meron kayong alam na 10. And then baka during our graded recitation sa synchronous class natin, di ba? Tatanungin ko kayo ng isang anatomical term, then para-explain kung ano yun, then gano'n. Okay? So yun. Again, yung core natin from this elbow to our knees. So common yan yung mag-workout sa atin. So, yung iba, yung arms na yan, maradami na lang sila sa exercise. So, yun yung mag-improve sa atin. Okay. So, let's start with this video. So, this is Ma'am Dana from BSU Nepal. So, first of all, dun sa bracing the core, is you can actually brace the core na nakatayo and you can brace the core na nakaupo. Pero ito nga, nakadiretso siya nakaupo kasi magkakaroon tayo ng breathing exercise. So, pwede rin naman nakatayo, pwede rin nakaupo. Pero, yun nga, let's do it na naka-Indian seat. So, kumulit, Indian seat na naman siya. Resting on knees. Huwag masyadong lagyan ng exert ng force on our knees. And then, as you can observe na yung sa video natin, side view tayo. Yun yung tinatawag, guys, na brace. Keep the inward curve in your lower back. Avoid rounding your lower back. Alright, so yan ang tinatawag na brace. So, pag nag-brace tayo, chest in, yung tummy natin or yung abdominal muscle din, i-tight natin. Then yung butt natin, i-squeeze din. Pero yung shoulder natin, relax lang. Okay? So, parang kumaga proud, di ba? Parang mga marines, di ba? So, kailangan dito guys, matigas tong core natin. Okay? So, kailangan matigas. Tapos, relax na yung shoulders natin. Okay? Pwede yung shoulders din, sobrang tight na yun, di ba? So, mag- wag ganun. Okay. Kasi, ang brace na yan, dadalayan ninyo yan buong Pathfit, hanggang Pathfit 4. So, pag sinabi ng Pathfit teacher ninyo na brace, hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng brace. So, tatanungin agad, sino naging Pathfit 1 instructor mo ng first sem? So, damay-damay tayo, damay-damay ako, di ba? So, kailangan alam nyo yung term na brace. So, pag sinabing brace, chest out, tighten your core, or tighten your abdominal muscles, tight, then squeeze your butt, then relax your shoulders. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng brace. Okay? Huwag kayong shoulders, ah. Relax na yung shoulders, ah. So, yan ang sinasabi ng brace. So, kung sakali magkaroon ng normal na klase, so, pag sinabi brace, ganun lang gagawin niyo. Okay. Moving forward. Alright, so this is a breathing exercise. Wherein part of it is abdominal core din, bracing. So, kung meron kayong balloon dyan guys, actually di naman siya required dun sa ating materials. Pero this is a good exercise to our breathing and also in our core. So, if you want to do it, wala nang problema. Mas maganda actually. Kung hindi nyo naman gustong gawin, wala nang problema. Pero, we can actually do this without balloon. Pero mas maganda sana. It would be better
kung meron tayong balloon. Okay? So, lagay lang yung bead ng balloon sa lips natin. Lagay lang yung kamay sa back. Pwede rin hindi na. Pero mas maganda kung dito talagang wala siyang ambag yung kamay natin dyan. Para mas ma-relax yung kamay natin. Pwede rin yan dito. Okay? So, lagay lang yan dyan. And then, gagawin natin dito yung first breathing. Form 1. first breathing natin, which is inhaling through our nose. And then exhaling through our mouth. Ganun. Okay. Di ba kung mali kasi yan, ginagawa natin, panagpapalan pa, nagpapalobot na ng balloon. Di ba? Pag ganun, patagilid or pag ganun, inihila. Yan. Let's try to, di ba? Tapos, alimbawa, mga 10 balloon lang, magkakaroon agad tayo ng bigit kinabukasan. Di ba? So, ito naman, ito yung proper breathing para maiwasan natin yan. Kung sakaling naimbitahan kayo sa birthday party, di ba? Para magpalobot ng balloon. Magkano ang TF na yun? Joke lang. Meron namang gano'n. Meron namang pinapanood. Yun. De, going back. Inhaling through your nose. Exhaling through your mouth. Yan. So inhale tayo ng 3 seconds or 4. Then exhale tayo sa ating lips. Actually, kailangan i-relax ang ating shoulders. Without moving our shoulders. Kapag ito lang gumagalaw natin, child. Okay? So, ganyan lang gagawin ninyo. Hanggang sa mapalobo po ninyo yung globo. While naka-brace pa rin po tayo. Okay, so hindi na magagalit ka magko-curve. Ah, huwag ka mag-round back yan. Observe bracing. Parang observe bracing. So, yan ang ating abdominal core bracing. So, that's it. I think that's it. Nanali masyado. Ah, inulit lang. Siguro about 4 inhale or inhale. Yun na. Excuse me. 4 inhale, 4 exhale. Okay. Okay. So again, mas maganda kung meron kayong balloon. Pero kung wala kayong balloon, pwede niyang gawin lang. Parasan nyo lang sa sabihin ninyo, just observe your shoulder without moving. Then observe brace. Okay? Kailangan nga dapat yung channel, di ba? Low yan. Sa mga nagka-quire, part yan yung breathing. Okay, so yun yung ating tinatawag na abdominal core bracing, which also involve yung breathing natin. Okay, so next one is doon tayo pupasid sa ating non-locomotor skills. So punta tayo sa ating materials. So dead bug series muna tayo. Dead bug series. Okay, on our first exercise, which is on our non-locomotor. So, before we proceed, guys, dun sa first exercise natin. Yun na lang tayo. So, before we proceed, guys, to our first exercise, meron tayong dalawang movements. Okay, so our skills. So, we have non-locomotor and locomotor. When we say non-locomotor, it is a movement or skills na in place lang. Okay? So, in place lang. So, hindi tayo nag-move from point A to point B. So, that is non-locomotor skills. It's a movement or skills na nandun ka lang sa isang static lang position. Okay? So, opposite naman for our locomotor. So, locomotor skills or movements is a movement wherein we're moving from one place to another. That is locomotor, which is to be discussed on unit 4, I think, unit 4. Okay? So, ngayon, focus tayo sa ating non-locomotor skills. So, in place lang tayo. So, again, we need to prepare our area. And if you want to mats, kung meron na kayong mats dyan sa bahay ninyo, or anything na mag-lessen lang yung pain or yung dumi para sa likod natin, yan po. Pwede po. Okay? So, first of all, we'll start with dead bug series. Dead bug series. Sorry, na-play ko na. Dead bug series. So, it's a series, guys. Series. So, marami yan siyang, una pa lang, level, patas na patas.
Hanggang marating na din mismo yung dead bug. Okay? So, it's a series. So, we'll start with nakahiga. Okay? So, yung back natin is nasa floor. So, in anatomical term, ang tawag dyan ay supine position. Okay? Supine position. Okay? So, pag sinabing supine position, guys, ng pathfit instructor ninyo, meaning higa kayo sa floor. So, meron na yung isa, yung prone position. Pag sinabing prone position, dadapa naman kayo sa floor. Nakadapa kayo. Prone position, supine position. Okay, so, pwede niyang gamitin yan. Hindi, joke na. Supine position and then prone position. Alright, and then raise your leg. Yan ang sagla. Yung kamay nasa gilid lang. Relax na kayo. So, it's a serious case. And then, you can actually, dyan ay actually magbabrace pa rin kayo ng core ninyo. So, nakabrace pa rin yung core ninyo. Then, squeeze your butt, tighten your core. Alright. Alright. Anyways, raise your right leg. So, right leg tayo. So, then, pag-raise ng right leg, guys, so, mas ma-observe ninyo yung hip ni Ma'am Dana. Yeah. It's a flexion, ha? Flexion. Flexion of the hip. So, kaya ako kayo pinaposition ng anatomical term para makasabay tayo. Okay, flexion. Flexion of the hip. So, kasi gusto. Yeah, flexion of the hip. So, ito yung hip ni Ma'am Dana. Ang gumalaw lang ay ang kanyang hip. Hindi yung tuhod niya, guys. Ha? So, it's a flexion of the hip. Okay? So, pag inangat po natin yan, pag inangat po natin yan, it's a flexion of the hip. Pag nakababa lang yung hip, yung leg niya, yan, extension tawag yan, extension. Extension of the hip and extension of the knee. Okay? So, yan ang ating extension. Ngayon, ito naman tinatawag na flexion. So, flex, flex yung hip niya. Flex. So, take note kasi baka yan ang isama na din sa recitation natin. Then, after that, as you can observe, guys, yung kanyang feet ay nagbabago-bago ng position. Okay? So, and yan. Diba? Hindi na kita-touch sa floor. So, first of all, yung paa niya, pagpangat, di ba nakarelax siya ng ganun? Nakarelax siya ng ganun. Yan. Ang tawag yan, guys, plantar flexion. Plantar flexion. Paka-search siya. Plantar flexion. Okay. Yan ang gagawin niya pagpangat. Pagpangat, kasabay niyan, mag-breathe tayo, breathing. Inhale. Inhale. So, about 4 to 3 seconds. And then, pag-angat niyan, align to your hip. Yan. Kailangan align na yung ankle mo to your knee, to your hip. Okay? So, kaya kung ma-observe nyo dito, super straight. As in, like, legit. Diba? Yan, straight. Kaya nyo yan, guys. Madali lang. Basic lang yan. Okay? Yan. Tapos, pagbaba, guys, hindi nyo siya ibababa, actually. I-touch yung heel dun sa floor. Huwag nyo pong i-touch. Okay? So, yun. Pag-angat, inhale. Tapos, dorsi. Plantar, and then pagbaba, yan, pagbaba, yung toes ni Ma'am Dana, naka-point na sa kanya, okay, naka-point na sa kanya. So, ang tawag dyan ay dorsiflexion, okay, dorsiflexion, pagbaba, exhale din yan, and then down, okay. Tapos, hindi ka nang, di ba bagsak, hindi na natas sa floor, ha? Almost lang. So, angat ulit, inhale, plantar, baba, exhale, dorsi. Okay? So, 10 lang yun, guys. So, parang ilan na tayo ginawa ng dana. Pero gagawin ninyo yung 10. Okay? Ano lang yan? Ano pa lang yan? Exercise pa lang yan, actually. Preparing pa lang yan for the dead bug series mismo. Okay, so do the same action to the other leg. So, gano'n lang. Inhale, plantar, exhale, dorsi. Okay? So, inhale, plantar, then baba, dorsi. Okay, so, commonly yung pain dyan is on our core talaga.
So, makakapagawa nga yung hamstring, pero kamali yung core dyan. So, kailangan i-tight nyo yung core nyo dyan. So, maganda yan guys, pump-ups talaga yung light, legit. Okay? Sorry, naano ko yung headset pala. So, actually, meron ba yan dyan, ano, di lang namin sinama. Pwede nyo pa yung gawing dalawa guys, yung dalawa. Kung gusto nyo lang naman gawin. Pwede yung dalawa, yung dalawang legs, iangat nyo silang dalawa. Then, nag-dorsi plant, saka planter pa rin. So, same process lang sila, pero ang pinagkaiba ka lang, dalawa na sila. So, yun talaga. Abs talaga yun. Ayawan na lang. Pwede kayo nagkaroon ng abs next time. So, gawin nyo lang malahit. Yun. So, next one, ikukulit ko na lang ulit. Try natin ulit. I'll try to cover it. So, ngayon naman, ang starting position dito ay, ito kasi starting position. Actually, yung starting position niya, ayan, naka-standby, medyo blurred. I mean, parang siguro intro. Yan ang starting position niya, guys, ha. Nakaangat silang dalawa. And, ang gano'n din naman dito. Alright, so as you can observe, yan, naka-L siya. Ang hip align with the knees. Ang knees dapat align. Hindi na siya gano'n ka-align, pero dapat align with our ankle. So, parang L talaga yung dating yan dapat. Okay? So, align-align yan. Okay? So, hip flexion. Naka-flex yung hip niya. Alright. Ang ngayon naman, as you can observe, pag right leg niya, pag kick niya ng gano'n, parang may sinisipa yan kasi. Parang may sinisipa. Pag kick niya ng gano'n, yung kanyang ankle ay naka-ano? Siya ay naka-dorsi. Dorsiflex. And then, pagbalik, dorsiflex pa rin. Okay? So, dyan yung inhale. And then, dito tayo mag-exhale. Okay? Inhale. Maintain this left leg na naka-L pa rin. Okay? So, gagawin nyo ng sampu yan. Plus, tabat yung right leg. Ay, hindi mag-touch pa rin sa floor. Commonly, yung pain dyan, hamstring, plus yung core pa rin mismo. Okay? Hindi mo tayo tapos. Yan. So, commonly, yan din yung pain doon. Yung hamstring, your hamstring dito, tsaka dito, plus your core. Para mas commonly talaga yung core natin. Okay. Inhale. Tatandaan nyo guys, yung inhale, ulit yun lang natin. Inhale, ito. Ito po kayo mag-exhale. Tandaan nyo guys, mas masarap pag mabagal. Mas ramdam natin yung mga muscles yan. Dahan-dahan nyo lang. Ayun, wala na. Basta yun, dahan nyo lang. Pag-kick nyo, 1, 2, 3, 4, inhale, exhale kayo ng 1, 2, 3, 4. Alright. So, yun. Next tayo. Ito na mismo yung dead bug series. Yes. Okay. Ito na yung dead bug. So, knee and shoulder flexion and extension. So, ito na yun. Ipsilateral. So, meron tayo tinatawag yung term na ipsilateral and contralateral. Okay? So, ito yung ipsilateral. So, when we say ipsilateral, meaning same side. Okay? So, kung halimbawa, kaliwa. So, kaliwa yung sinimula niya, di ba? So, left. Kung kaliwa ang gagamitin natin kanan, ay kanan. Kung kaliwang kamay, ang gagamitin natin, kaliwang leg din ang gagamitin pa natin. Okay? So, kung kanang kamay naman ang gagamitin natin, kanang leg din ang gagamitin po natin. So, that is what we call ipsilateral. Okay? So, meron din tayo tinatawag na contralateral. Okay? So, pag sinabing contralateral, yun yung basic, I mean, opposite, di ba? So, kung kanan yung ipsi, ganito yung contra. So, contra, yan. Kung kanan, sorry, ito ang kanan ko. Kung ito ang kanan, kaliwa ang gagamitin natin ng sarili. So, ayan, silang dalawa. Contralateral. Pagkaliwa naman ng kamay, kanang legs naman. So, ang basic example dyan is yung paglalakad. Tayo ay naglalakad in what manner? Contra or ipsi? Saan? Sa contra. O, may nakakita na ba kayong taon naglalakad ng pag-ganon, di ba? Na kanan-kanan, dalawa, robot, di ba? So, common in, normal lakad natin is contralateral. Okay. So, yan. Going back, so ito ay ipsilateral. Same side. Tandaan nyo lang guys, same side. So, kanan, ay kaliwa to, kaliwa.
So, gagawin natin dito, slowly extend your right shoulder and knee synchronously. Ankle and fingertips not touching the ground. So, sabay sila, synchronous. So, ito si kana, si kaliwa niya at si kanang leg. So, wag lang mag-touch sa floor. So, lala na siya. Around 10 repetitions. Yeah. Tapos, sila na sa gitna. Yun! Ayan, gawin back, ito na. Ito yung starting position niya, guys. Dapat ito ay yung kanyang shoulder align with her elbows and arms. Ayan, dapat ganito. Tapos, ang kanyang hip naman align with her knees. And then, her knees align with her toes. Ayan. Okay? So, ganun. Bring the right arm or knee. Pero okay na yun, guys. Okay na yun. Pero as much possible, dapat naka-L. Okay. So, again, around 10 times. For 10 reps. Dapat 10 reps. Yeah. Do the same action to the other side. So, yung breathing naman dyan, guys, ay nasa inhale muna, exhale. So, diba to? Yan. Inhale. Exhale. So, nandiyan yung breathing niya. Inhale. And exhale. Okay. Inhale. And exhale. Okay. Diba? Ganun lang yung mga tawag dito. Mga formation na malupit. Yan. Okay. So, pero as you continue to the exercise, mapagod talaga yan. Pero yun nga, kailangan i-maintain nyo yan. And commonly, damay-damay na yan eh. Actually, damay-damay na dyan ng mga muscles involved. You have your core. Talaga, commonly yung core talaga na abdominal muscles. Plus our shoulders, our biceps, triceps, hamstring. Yan, sama-sama na yan sila, guys. Then, ito naman yung isa, contralateral. Ito yung sinasabi ko, opposite side of your body. So, pag kanan, kaliwa naman na legs. Pag kaliwang kamay, kanang legs naman. Kaya na nga tigagawin ng contralateral. Alright, so same process lang. Same process lang actually. Starting position. Plus, tawag dito. Yan, not touching the floor. Inhale ka, inhale ka. And you can observe her ankle or her feet is naka-dorsiflex. About 10 times. Alright, so yun ang ating dead bug series, guys. Yung nag-comment ba? Zero comments. Dahil naman ang video ka, pero siguro guwapo yan. Alright, yan ang ating dorsiflex. And mag-end po kayo sa ganun. Okay, doon kayo mag-end. Kasi doon kayo nag-start eh. So, doon kayo mag-end. So, ang count niya, 1, 2. So, ganun ang count niya. Let's check your performance assessment form kung ilan yung gagawin niyo. Ah, okay. So, ibig sabihin ang gagawin niyo pala ay hip flexion. So, una kayo sa hip flexion, extension, then video record this, and video record. Ibig sabihin guys, ng 3 sets, 10 reps. Ah, 10 beses hip flexion. 10 beses and then 10 beses. Each side. Wala na nakalagay nito siguro. Ayun nga, per side. Okay. Recommended number of repetitions per side. So, gagawin ninyo hip flexions 3 sets, 10 reps. So, ay, nakapas tayo na pa. Sorry. 10 reps. Diba? For example, the contralateral, 10 reps. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, okay na yun. Then, tapos sa kabila naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is one set. One set pa lang. So, ulitin mo na naman siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 7, 8, 9, 10. Two sets. So, ulitin mo na naman. 1, 7, 8, 1, 3 sets. Okay, so, yun yung ating contralateral. Okay, so 3 sets. Ngayon, yan yung recommended. Ngayon, pag, alimbawa, number of repetitions.
So kung nagawa mo yung dami ng sets na nagawa na recommended, uulitin mo lang yan dito. Pero kung hindi mo na ulit or hindi mo nagawa, so ulagay mo na dito. Halimbawa, 2 sets. 2 sets. Ganun. Okay. So sa notes naman, put a note if you did some regression or progression. When you say regression, binabaan natin yung exercise. Pag progress, inangat pa natin. Okay? So, actually, we can progress by adding more sets or adding more reps. And regression, meron yung mga ginagawa. Halimbawa, sa 3 sets, sa 2 sets, pangalawang set mo na ng contralateral rep. Pangalawang set mo na. Nagpahinga ka ng about 2 minutes. Diba? Or ginawa mo, kada baba mo, ginawa mo sa floor, ganun. I-note mo lang dito. Sa ka nang bahala mag-score dyan. So, be honest na lang guys, we trust you, and meron naman actually yung video, so hindi nyo pa rin siya sama o madaya. Meron naman kasi yung video. Hindi mo sure. Yes, sir. So, ganun. Ito yung ating dead bug series. Are we okay with dead bug series? Diba? So, yun.